Pinatapos na ang pang-aabuso. Ito ang pahayag ng DNR sa pagkansela nito ng kasunduan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI kasunod ng mga paglabag-umano nito sa sinasabing protected area ng ahensya. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia. Makapal na bundok noon sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte na itinuturing na protected area. Puno na ng mga bahay at iba't ibang istruktura ngayon. Matapos tayuan at okupahin ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ngunit ang ilang taong pamamalagi sa higit 300 hektaryang protected area kung saan nangyari ang sinasabing mga pang-aabuso at malakulto umanong pamamalakad, matutuldukan na ngayon. Tuluyan na kasing kinansela ng Department of Environment and Natural Resources ang PACBARMA o Protected Area Community-Based Resource Management Agreement sa pagitan ng SBSI na inisyo noong 2004. Patong-patong na paglabag kasi ang ginawa ng SBSI sa naturang protected area. Kabilang dito ang pagtatayo ng sandamakmak na istruktura gaya ng mga kabahayan. Higit 4 pamilya lamang ang rehistradong naninirahan sa naturang protected area. If you have been there 5 years before, meron po kayong right sa area. Meron nga po tayong tinatawag na survey registration protected area. One of the violations per se also of the PACBARMA is meron na rin pong mga pumasok na hindi tenured migrants dun sa lugar. Kaya lumaki po ng ganun yung number. Umaabot na sa halos 1,500 pamilya ang nakatira sa protected area. May basketball court, wave pool, recording studio, radio station at monumento. May checkpoint din ang SBSI at iba pang istruktura. Bigurin itong makapagsumite ng taunang report ukol sa nangyayari sa protected area. We are actually trying to put an end and have put an end to the abuses, no, that have gone on for several years. Today we served the closure order to the Socorro Bayanihan Services Incorporated. The DNR remains committed to the conservation and environmental stewardship mandate, recognizing the critical importance of protecting and maintaining the natural, biological, and physical diversities in our environment, but also not neglecting the social and economic needs of communities. Pagtitiyak na Environment Secretary Yulo Loizaga, magiging mapayapa ang pagpapaalis sa mga miyembro ng SBSI. Nakipag-ugnayan ng ahensya sa DSWD at DILG para sa maayos at disenteng relokasyon sa labas ng protected area. The approach namin is to be as humane and as peaceful in terms of this process, no? Kaya po nagtagal ng konti. Because we wanted to be sure that there were options available, especially for the peaceful resettlement and reintegration. Maayos doon naman tinanggap ng mga set of officers. They are actually waiting for this cancellation order so that accordingly they can proceed with their lives, sabi nila. Nasa 131 PACBARMA ang inilabas ng DNR, nang ilan ay nasa ilalim ng protected area. Ayon kay Secretary Yulo Loizaga, hindi imposible na naaabuso ang ilang PACBARMA. Itutuwid na ito ngayon at mabilis na aksyonan ng DNR. Nagsasagawa na ngayon ng inventaryo at assessment sa environmental compliance ng lahat ng naisuhan ng PACBARMA. Babala ng DNR sa mga sumisira sa mga protected area at lumalabag sa management plan ng PACBARMA. Sa fine, ang fine natin is 1 million pesos but not more than 5 million pesos. And yung imprisonment is 6 years, okay, but not more than 12 years. Clayzel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.